So, magsisimula na tayo. Punta tayo sa Game Master app. Tapos, click lang natin yung may plus sign. Tapos, click natin yung 16.9. Tapos, punta tayo sa background. Yung pipiliin kong kulay is yung color puti. Tapos, papalitan ko lang yan mamaya. Tapos, click natin itong nasa itaas na parang arrow. Tapos, i-click natin itong sa baba dito, yung color puti na pinili natin. Tapos, pahabain lang natin siya. Adjust. Yan. Tapos, balik natin siya dyan. I-click natin itong rectangle na may star. Yan. Tapos, makikita nyo dito yung mga clip graphics. I-click natin tong travel and activity. Papakita ko sa inyo ko ano yung effect niya, guys. So, itong travel accent, yan yung effect niya. So, ito naman travel ending. Yan. Ito naman travel middle. Yan yung effect niya. Tapos, ito naman yung travel opening. Tapos balik natin. Ito namang sentimental. Click natin yung serene accent. Yan yung mga effect niya. Yan. Yan. Tapos balik natin. Tapos itong powerful. Itong on stage accent. Itong on stage ending. Yan. On stage middle. On stage opening. Tapos ito namang more title effects. Meron dyan, bam. Flip title. Marami kayong pagpipilian yun, guys. So, pwede nyo gamitin. Tapos, balik natin ulit. Punta tayo dito sa basic title effects. Meron dito mga bulletin yan. Yan, click lang kayo dyan. Hanap lang kayo. So, balik tayo. Ang pipiliin ko itong powerful on stage accent yung gagamitin natin. Tapos, click natin itong parang may check sa itaas pala. Check pala siya. Tapos, pindutin natin itong background na napili natin. Tapos, palitan natin kulay. I-click natin itong square neto. Ito. Tapos, hanap tayo ng kulay na gusto nyo. Marami kayong pagpipilian dyan, guys. So, ang pipiliin ko ay ito. Itong panglima. Yan. Tapos, click natin itong check. Yan. Tapos, click natin ulit itong check sa taas. Tapos, play natin. Yan. Tapos, stop natin. Pagkatapos, punta tayo sa layer. Punta tayo, click natin itong media. Punta tayo sa PixArt. Hanap kayo ng mga picture nyo na gusto nyong ilagay. Tapos, click natin itong check. Yan. Tapos, click ulit natin yung picture. Tapos, liitan natin. Adjust nyo. Dyan, lagay natin yan dyan. Tapos, punta tayo sa in animation. Meron dyan mga in animation na pwede nyo pagpipilian na yung fade, pop, slide right, slide left, slide up, slide down, clockwise, counterclockwise. So, ang gagamitin ko po is clockwise sa in animation. So, lagay natin siya sa 1.5. Yan. Click natin itong check sa itaas. Tapos, click natin ulit yung picture. Punta tayo sa out animation. So, pipiliin kong out animation is itong counterclockwise. At ilalagay natin siya sa 1.5. Tapos, click ulit natin itong check sa itaas. Tapos, play natin. Ganun. Ayun. Tapos, balik ulit tayo. Adjust natin itong picture natin. Diyan. Yan. Pagkatapos, punta tayo sa layer. Click natin itong text. Tapos, ilagay natin yung type natin yung YouTube name natin. Yan.
tapos click natin yung okay, tapos click, haha, i-adjust natin to, lagay natin dyan sa baba yan, tapos dito naman sa baba is i-adjust natin siya ganyan. Yan. Tapos adjust natin tong pangalan. Yan. So parang ganun. Ganun. Tapos balik natin. Click natin tong YouTube name natin na nilagay. Tapos punta tayo sa My Letter A font yun. Tapos punta tayo dito sa Latin. Ganun, marami rin kayo pagpilian dyan yung font ko na gusto niyo. So, ang gusto ko dito is itong, ano, hanap tayo. Gusto ko ito. Ito. Click natin yung check. Tapos, i-click nyo itong square na color white yan. Dyan, pwede kayong pumili ng iba't ibang kulay. So, ang gagamitin ko is itong pang lima. Yan. Click natin yung check. Tapos, punta tayo sa in animation. Meron dyang fade, pop, slide right, slide left, slide up. So, ganun lang, slide down. Kagaya na yung kanina. So, ang gagamitin ko is meron ditong wipe right. Yan. So, pahahabain lang natin ito ng konti. Yan. Tapos ito na konti. Tapos, click ulit natin yung YouTube name natin. Punta tayo sa in animation ulit. Tapos, ilagay natin siya sa 1.5. Tapos, click natin yung check ulit. Tapos, click natin ulit yung YouTube name natin na nilagay. Punta tayo sa out animation guys, tapos hanapin natin yung ano, wipe left yun, tapos lagay natin siya sa 1.5 yung ano niya speed, kasi kanina yung ginamit natin is wipe right, so click natin yung check. Pagkatapos balik natin siya, tapos i-play natin. Yun. Kung gusto rin yung mas makulay yung YouTube name nyo, meron siyang background or outline, punta tayo sa out image, ah hindi pala, punta tayo sa outline, click lang yun itong my circle, sa in-enable nyo lang siya, tapos i-click nyo itong square na kulay itim, tapos hanap kayo ng kulay, so ang pipiliin ko is kulay puti, tapos click natin yun, check, tapos play natin ganyan. Tapos guys, kung gusto nyo rin na yung pangalan nyo ay nakalagay sa loob ng box is punta tayo sa layer, click natin yung handwriting, tapos i-click natin itong my square, tapos i-click natin yung square ulit, tapos gawa kayo ng rectangle shape yan. Pagkatapos pindutin nyo itong kasunod ng paintbrush yan. Yan, tapos punta kayo dito sa in animation, meron kayo ngayong pagpipilian dito na draw by stroke, draw in order, fade, pero pop, pero ang nagustuhan ko dito is itong draw by stroke, so ilalagay ko siya sa 1.5 ulit, tapos i-check, i-click natin yung check, tapos i-adjust natin siya yan, adjust yan, tapos punta tayo dito sa out animation, meron din ditong erase stroke yun, erase in order, so ang ginamit natin kanina ay draw by stroke, so ang gagamitin ko rin is erase by stroke, so ilalagay ko rin siya sa 1.5 yan.
Tapos i-click natin yung check. Pagkatapos niyan, guys, ay i-click natin itong YouTube name natin. Tapos i-a-adjust natin siya. At pati na rin itong ating rectangle box. I-a-adjust natin siya. Tapos i-try natin i-play kung papasok. So, hindi siya pumasok. So, stop natin. Click natin itong ating YouTube name. Tapos, ibaba natin. I-adjust natin siya. So, yan. So, ayun siya. So, ganyan. So, play natin. Yun. Tapos, kung gusto nyo naman, guys, na yung picture nyo ay may fake. So, click natin yung picture. Tapos, i-click na itong susi sa gilid. Tapos, adjust kayo dito sa baba. Yan, adjust kayo. Yan. Tapos, paliitin nyo. Yan. Tapos, adjust kayo dito sa baba ulit. Tapos, palakihin nyo naman. Tapos, adjust kayo dito sa baba ulit. Paliitin nyo. Adjust kayo dito sa baba ulit. Tapos, palakihin nyo. Tapos, adjust kayo dito sa baba ulit. Tapos, paliitin nyo. Adjust kayo sa baba ulit. Palakihin nyo. Ganyan. Tapos, click nyo yung check. Tapos, ito na yung magiging result niya. Ayun. So, balik natin, guys. Click natin yung picture. Lagay natin ito. Ilagay na natin siya dyan sa gitna. Ano natin? Okay, ba't yan yung maklik? Ayaw nyo. Yan. So, yan na guys. Tapos na. At pwede nyo na rin yan i-export yan. Kayo nung bahala kung saan yung anong music ang ilalagay nyo basta. Tapos, ganyan yung kalalabasan nyo. Pwede nyo na yung i-export at lagyan nyo na lang ng sarili nyo music.